Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. In today's video, papag-usapan natin kung bakit nga ba nabansot yung isa sa mga discus ko. I would highly recommend that you watch until the end of the video para malaman mo yung in-depth reason kung bakit nga ba siya nabansot. Magsimula muna tayo by knowing a little information about the discus. Ang discus ay also known as the king of the freshwater aquarium. Isa sila sa pinakamagagandang isda na pwede mong alagaan sa iyong freshwater aquarium. They come in different colors and patterns and sobrang vibrant ng dating nila sa iyong planted tank. Though, hindi sila yung pinakamadaling alagaan sa isang freshwater aquarium. Before even buying your discus, I would recommend na mag-research ka ng malala and you should master your water parameters. So, bakit nga ba nabansot yung isang discus ko? Sila ay nagre-release ng GIH or also known as the growth inhibiting hormones. Nilalabas nila yung toxins or hormones na to, whichever you wanna call it, in nature para wala silang rivalry or competition. Ginagawa ito ng discus so that they always control the breeding population. Sabi nga nila, diba, survival of the fittest is ever the rule of life in nature and in men. Ang GIH ay nilalabas ng discus to stun other fishes para i-avoid yung growth nila. So, nung unang bili ko itong set ng mga discus na to, alam nyo na sabay-sabay sila, napansin ko na medyo mas malaki yung isa. Nung una, inisip ko na baka nabubuli lang siya or hindi lang siya nakakain ng tama, pero nung na-observe ko ay okay naman yung pagkain niya. Doon ko lang na-realize na ay tinamaan ang ata ng GIH dahil nga mas malaki ng konti yung isa niyang kasama. Ang GIH ay nilalabas ng discus sa side ng body nila and kumakalat doon sa entire tank. Mapapansin nyo dun sa first part ng video na yung isang discus ko ay maliit pero yung mata niya ay malaki. Naapektuhan ng GIH yung growth ng body ng discus except dun sa kanilang mata. Patuloy na lumalaki yung mata ng discus kahit na tinamaan na sila ng GIH kaya yung mga tawag sa kanila ay owl. Alam naman natin yung itsura ng owl, malalaki yung mata nila kaya yun na lang yung tinawag nila dun. Kung meron na kayong discus sa inyong tank and if you're planning to buy another one, make sure na i-consider nyo yung size difference nila. Dapat yung bibili nyo is relatively the same size of the discus na meron dun sa tank nyo. Now, if ang issue naman ay budget, alam naman natin na libo-libo ang halaga ng discus and kung gusto nyo bumili ng mas bata pa, para mas makamura kayo, I would suggest na ilagay nyo sila on a separate tank. Putting them on a separate tank would allow them to grow further hanggang sa makahabol sila dun sa current discus na meron ka. Now, baka may magtanong, paano naman yung mga fry ng discus? Pag napisa yung itlog ng discus, alam natin na nagsistay sila dun sa side ng kanilang parents. Yung body ng discus ay nagpo-produce din ng slime which contains protein content na kinakain ng mga fry that cancels out the GIH. That is the reason kung bakit hindi sila naapektuhan. Pero once tumigil sila sa pagkain ng slime dun sa body ng parents nila, ay magiging vulnerable na sila para maapektuhan sila ng GIH. Kaya sa mga breeders ng discus, kung meron silang isang batch tapos may napansin silang mas malaki, tinatanggal nila yon kasi posibleng mas stun yung growth ng other fishes dun sa batch na yon. Dahil nga ang GIH ay kumakalat dun sa water na pinaglalangoy ng discus natin, it is also not recommended na i-connect nyo yung tank ng discus nyo into your other tanks. Or like gagawin nyo siyang isang buong water system. Dahil ang GIH ay dadaloy from the tank of the discus papunta dun sa mga other tanks nyo which will also inhibit yung growth ng other fishes nyo. Sinishare ko tong information na to para meron kayong natututunan dun sa mga na-research ko and na-experience ko sa pag-aalaga ng iba't ibang klaseng fishes. Yun lang, do your research and thank you for trusting.